Lalagyan ko ng voltmeter yung motor RS125FI. Ayan, dyan ko ilalagay. Susubukan ko lang naman. Pero bago ang lahat, mag-intro muna tayo. Una natin gagawin ay tatanggalin natin yung headlight. Alin rins na yung ng headlight ko kasi pinalitan ko yung stop ng ano, headlight ko kasi nahirapan ako magtanggal. Ayan, dalawang lock sa gilid, tas may dalawa din sa ibaba. Tanggalin una, patanggalin natin yung wire ng headlight saka sa third light. So ayun na nga guys, natanggal na yung headlight niya. Sunod natin tatanggalin is yung odometer para hindi sagabal. Ang gagamitin natin pambukas is number 10 open rim. Sana hindi sasabog. Kasi first time ko maglagay ng voltmeter sa motor ko. Sa mga may alam dyan, sana ay kukorek yung mali ko. Mag-comment kayo sa baba para may tama yung mali. So ayun na nga, natanggal na yung odometer. Ikakabit ko na yung bali yung sa bitan ng voltmeter. Ikibultay ko lang muna, itatali ko muna kasi hindi naman to fix. Baka bibili pa ako ng bracket niya. Ganyan yung itsura na pagkalagay ko para parang nasa harap ko lang. Ito yung voltmeter na nabili ko ng 150. Iwan ko kung accurate ba yung reading nito o madali lang ba ito masira. Sana iilaw. At kung may mali man ako mga pups o mga idol, sana mag-comment kayo o mag-suggest kayo kung ano ba talaga ang dapat kasi sariling idea ko lang to kung paano magkabit. Yan. Hindi naman siya natatamaan ng susi. Bali, dyan ko ilalagay. Tapos, kapasok ko doon sa kasama sa wire ng ano, ng ignition. Kasi, bali, doon ko siya isasama kasi doon ako kukuha ng kuryente niya doon sa ignition wire na kulay black, doon ako kukuha. Sana kung mali yung wire na napili ko mga idol, sana mag-comment kayo kung ano talaga yung tamang wire na pagkukuna ng kuryente sa voltmeter. At habang binabalik ko yung odometer, maaari bang manghingi sa'yo ng isang like dyan. Tapos isubscribe mo na rin yung YouTube channel ko. Paki-click yung bell notification all. Maraming salamat para matest na natin kung gagana. Naikabit ko na yung red, kulay red sa kulay black na wire sa ignition switch. Tapos yung kulay black sa kabila ng voltmeter para sa ground yun. Para matry natin. Ayan, umilaw po siya. Umilaw 12.6 volt. At pag naka-under siya, tataas yung reading niya kasi may kuryente na papasok galing sa makina. Kaya doon natin malalaman kung ilang volt yung papasok galing sa makina, papasok sa battery natin. Naka-under po yan. Yan. Mga paps, kung may mali po ako sa ginawa ko, sana mag-comment kayo para naman matutunan ng iba at matutunan ko rin kung ano ang dapat. At yun, salamat sa panonood. Sana mag-subscribe kayo at aabangan nyo ang susunod kong mga videos. Salamat. I'm gonna go get some more.